Sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Araw po ng Sabado, ika-apat na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isama po natin sa ating mga intentions, ang ating mga sariling kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lubusin sa aming pagdiriwang ang pagganap sa pagkabuhay ng anak mong mahal, upang ang mga minarapat mong sa binyag magbagong buhay ay maging hitik sa bungang dulot ng iyong pagsubaybay at maluwalhating makarating sa ligaya magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumusunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang mga pal na tao. Kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang, itinakwil ninyo ito. Hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil. Sapagkat ganito ang niuto sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lusod. Ipinausig nila si Pablo at Bernabe at pinilaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga roon at sila'y nagtungo sa Iconyo.
Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Umawit ng buong bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaugiraw niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa'y nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Tapat siya sa kanila ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay na nagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Pilipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Pilipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at hindi pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa aking pangalan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Welcome po sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Simula po noong Linggo na binuksan ang
ikaapat na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang imahing ipinapakita sa atin ay ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon. At nitong mga nakaraang araw, ito ang naging tema ng ating mga pagbasa simula po noong linggo. At muli itong uulitin sa susunod na linggo na kung saan ay ang ating ebanghelyo ay inulit noong Miyerkules at inulit uli ngayon at bukas ay nakapaloob din po ito sa ikalimang linggo ng muling pagkabuhay ang ating ebanghelyong napakinggan ngayon. Ito yung pagtatanong ni Felipe sa ating Panginoon na hindi katanungan kung hindi kahilingan na ipakita sa kanya ang Ama at siya'y masisiyahan na. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, matagal nyo na akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Dahil ang nakakita sa Ama ay ang nakakita sa anak ay nakakita na sa Ama. At ang nakakita sa anak ay mananalig ng lubusan upang magpakilala sa kanya ang Ama. At sinabi ng ating Panginoon, ang Ama at ako ay iisa. Kung papaanong suma sa Ama ang ating Panginoon naman, o ang Ama ay suma sa anak. Ano, ito yung pagpapakilala ng ating Panginoon na kung saan ay iisa sila sa pagka-Diyos, iisa ang kanilang substansya na kung saan ay ang pagka-Diyos, bagamat ang Ama ay hindi natin nakita, subalit sa anyo ng ating Panginoon, nakita natin ang Ama. Ito yung sinasabi ng mga eksperto sa banal na kasulatan na nagkatawang tao para ipakita sa atin kung ano ang hitsura ng Diyos sa pamamagitan mismo ng kanyang anak, ang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Iba't ibang uri ang ating pwedeng mapagnilayan sa ating ebanghelyo ngayon. Nais ko pong bigyan ng diin ang pagninilay na ito sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Ano ho? Na kung saan ay, sabi nga ay, huwag nating paghihiwalayin ang Santissima Trinidad, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, sila'y magkakaugnay. Kaya nga sa pagpapakilala ngayon ng ating Panginoon na iisa ang Ama at ang Anak, ito'y pagtuturo sa atin na kung anong mayroong kapangyarihan ang Ama, mayroon din kapangyarihan ang Diyos, equal. Kaya nga'y sa tatlong persona, iisang Diyos ang ating sinasampalatayanan. Ang nais ko pong bigyan ng diin sa pagninilay ngayon, papaano natin nakikilala ang ating Panginoon? Dahil sabi nga po sa ating ebanghelyo, ang nakakakilala sa anak ay nakakakilala sa ama. Tatlong bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ano ho? Ang ating Panginoong Hesus ay pwede nating makilala theologically. Na kung saan ay sa pamamagitan ng pag-aaral, pagsasaliksik, pwede po natin makilala ang Diyos. But more on, sabihin natin, theoretical. Alam natin na mayroong tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At hindi po ito magkakaiba, kundi iisa ang kanilang pagka-Diyos. Sabi ko nga kanina ay equal ang kanilang kapangyarihan, equal substance, na kung saan ay gumaganap sa ating kaligtasan. At papaano po natin ito napatunayan sa pamamagitan po ng narrative of creation, na kung saan ay in a plural form ginamit sa kanyang paglikha ng sangkatauhan, ng sanlibutan, sinabi niyang likhain natin ang tao na ating kalarawan at kawangis.
Theologically, malalaman natin doon patungkol kay Jesus na kung saan ay magkakaugnay sila at hindi sila pwedeng paghiwahiwalayin na tatlong persona. Dahil kung nag-iisa lamang po ang Ama, sasabihin sana niyang, lilikhain ko ang tao na aking kalarawan at aking kawangis. Subalit, nandoon na ang salita at makikita naman po natin ito sa Ebanghelyo ni Juan. Nang sabihin ni Juan sa kanyang unang kabanata, sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At pagkatapos, ang salita ay nagkatawang tao. Kaya nga doon sa paglikha sa aklat ng Genesis, nang gamitin ng Diyos ang plural form, kasama na niya ang Anak at ang Espiritu Santo sa paglikha sa sanlibutan at sa sangkatauhan, nang sabihin niyang likhain natin ang tao na ating kawangis at ating kalarawan. Theological na pagkaunawa sa ating Panginoong Jesus. Ikalawa, biblical knowledge. Sa pagbabasa natin ng Lumang Tipan at ng Bagong Tipan, yung mga karakter, nandyan yung mga propeta, nandyan ang mga forefathers natin, nandyan ang mga apostol sa Bagong Tipan, mauunawaan natin si Jesus sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng banal na kasulatan. At sa pagbabasa ng banal na kasulatan, ituturo sa atin ang kasaysayan simula doon sa tinatawag na economy of salvation na plinano ng Diyos bago pa man likhain ang tao at bago pa man po ito magkasala. At nagkaroon ng ibang plano ang Diyos nung magkasala ang tao. Kaya ngay nagkatawang tao ang bugtong na anak para sagipin ang tao na mabubulid sana sa kasalanan. Dahil sa kanyang pagkakatawang tao, na iligtas ang sangkatauhan. Kaya nga noon po tayo ay binyagan, na kung saan ay sa binyag ay naaalis ang original sin, ang kasalanang minana po natin sa ating unang mga magulang. Muli tayong hinango ng Diyos at muli tayong ginawa niyang mga anak through adaptation. At ito yung malalaman po natin sa economy of salvation mula pa sa Lumang Tipan at hanggang sa Bagong Tipan na kung saan ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng Paschal Mystery ng ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay, na unawaan natin na ito ang misyon ng ating Panginoon para lamang sa ating kaligtasan. Bible knowledge, biblical knowledge sa ating Panginoong Jesus. At ang ikatatlo at napaka-crucial para sa atin ay ang personal knowledge natin sa ating Panginoon. Dito po'y tinatanong tayo kung anong connection mayroon tayo sa ating Panginoon. Bagamat alam natin theologically ang ating Diyos na ating sinasampalatayanan, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, nalalaman natin kung anong mayroon ang ating Panginoong Jesus. Nasimula't simula pa sa Lumang Tipan, bagamat pangako pa lamang siya, nagkatotoo sa Bagong Tipan. Ang tanong sa atin sa ikatlo na sabi ko ngay, crucial na katotohanan, ano ang connection natin sa ating Panginoon? Ang tinatanong po dito ay ang personal relationship natin sa Diyos. Kaya nga sa pagsasabi ng ating Panginoon na parang medyo may pagtatampo kay Pilipe, matagal mo na akong kasama, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ipinaliwanag ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At bakit mo pa hinihingi na makita ang Ama? Hindi ka ba naniniwala? At ang sabi ng ating Panginoon,
Kahit hindi ka maniwala sa aking mga salita na sinasabi ko sa inyo, ang aking mga gawa na pinagagawa ng aking Ama, ang siyang ginaganap ko, ay isang ebidensya na kailangan ninyong paniwalaan. Kaya nga marahil ang hamon sa atin sa araw na ito, sa ating pagsisimba nitong Sabado ng araw sa 4th Linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, tanungin din natin ang ating mga sarili, aparte sa connection natin, sa relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil kung tayo ay pumapasok lamang sa simbahan, tayo ay nagsisimba lamang in terms of theological knowledge at biblical knowledge, kung wala po tayong personal na relasyon sa Diyos, parang hilaw ang ating komunikasyon, ang ating connection sa Diyos. Utay-utay nawa sa ating pagsisimba, makilala natin ng lubusan ang ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas, personal na kaligtasan. Kadalasan kasi ang nangyayari sa atin ay sasabihin natin, lalong-lalo na doon sa mga aktibo sa simbahan, yung mga kasambahay natin, yung mga miyembro ng pamilya, anong sinasabi ay, isama nyo na lang kami sa iyong pagsisimba. Limbawa, ang nanay na napakabanal, araw-araw ay nasa simbahan. Sasabihin ay, isama mo na lang kami, o kaya minsan ay nagpapadala pa ng kandila. Itirik mo na lang ako ng kandila. Hindi po ganun ang kaligtasan. Bagamat communal dimension ang kaligtasan, mayroon po itong dimension na individual, personal dimension, na kailangang ikaw ang makipag-connect, ikaw ang makipag-relasyon sa Diyos. Yes, partly maliligtas tayo sa pananalangin ng ating mga mahal sa buhay. Partly lamang po yun, dahil mayroon po tayong tinatawag na communion, dahil mayroon niyang communal dimension, kagaya nga noong dalhin yung paralat, paralitiko ng 4 na mga tao na kaibigan, noong paralyzed na tao na iginuhos doon po sa bubong, nang sabihin ng ating Panginoon, pinatatawad ko ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Pananampalataya noong 4 na nagdala. Subalit partly lamang po ito, tayo po ang gagawa ng ating kaligtasan. At ito'y sinabi din po ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso nung sabihin niyang, work out for your own salvation. Hindi ka maliligtas naturally ng iyong nanay na banal, ng iyong tatay na banal, ng iyong lulang banal, kung hindi ka kikilos para sa iyong sarili. Kaya nga napaka-importante po dito ang personal na connection, personal na relationship natin sa Diyos. At ito'y pakikipagtipan natin sa Diyos. Nawa sa panawagan na ito ng ating Panginoon, na pagtatanong din ni Felipe, ang kanyang kahilingan na ipakita ang Ama. Nawa sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas. Tunay nga na makilala natin ang tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo sa iisa at tunay na Diyos na ating sinasampalatayanan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sopre, pakihulog na lamang po sa puslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal.
Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria, ang Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Magsitayo pong lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay po nating dasalin, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Handa kong ialay ang aking buhay, alam.
pangalang sa iyo, kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat kong ipapasam. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastula. Ako iyong pastol na nagmamahal sa'yo, mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay mong kaloob alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo, aking mahal. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako.
pagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanmay hindi tayo maaaring magbenta ng mga pinasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ika-apat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapiyo Osteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Pinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima,
Mga Kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maari kayong makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 pesos lamang. Panoorin po natin ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Ito po ay healing mass na susundan ng healing liturgy. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, nalito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga, tingari at manunubos.